Mga kotsero sa Vigan City, Ilocos Sur na naapektuhan ng pandemya, hinandugan ng tulong ng isang grupo ng kabataan. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando. Turista ang bumubuhay sa mga kotsero at tourist guide. Pero dahil sa pandemya, apektado ang sektor ng turismo. Isang grupo ng mga kabataan sa Ilocos Sur ang namahagi ng food packs sa higit 100 kotsero at tourist guides. We thought of having an online fundraising activity then we've come up na ang magiging beneficiaries or recipients namin is kotseros and tour guides kasi sila yung nawalan talaga ng trabaho this time of pandemic. Ikinatuwa ito ng Kalesa Association. Sa kawalan ng trabaho, marami na raw ang pumasok sa construction o pagsasaka habang ang iba nananatiling walang kabuhayan dahil sa edad. Siguro mga 40% pa ho. Kasi ang karamihan po kasi mga kotsero po, mga senior citizen. Sana po mabigyan pa kami ng alternatibong trabaho at saka support po. Sa isang talumpati ng gobernador, humingi siya ng dispensa sa mga naapektuhan dahil sa pandemya. Isang nga nag-react para kay Tiyami Apo, ibalanse. Dito safety, iting aprobinsyan tayo, uluktan tayo, iting ekonomiya. Dispensa rin yun, nadita mo, pinili mi Apo nga, maprotektaran, iti salon at iti kaprobinsyan tayo. Samantala, plano rin ng grupong Sagot ti Panagayat na tulungan ang mga kapwa estudyante na hirap ngayon sa blended learning. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.